Magandang araw ng Linggo po sa ating lahat. Ngayon po ay Mayo 4, 2014. At isa na naman pong pagpapahayag namin ito, samahan po ninyo sa programang Manalig Ka. Ito po ay isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay mapalad na napakikinggan ngayon sa radyo nating Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.com at www.rngonline.org at sa paborito po ng bayan ang Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito na naman po ang isa sa makakasama po ninyo ngayong linggo na ito, ang inyong host ngayong araw na ito, ang paring Ilocano po, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa mga lahat na nakapakinig sa programa nating Manalig Ka. Nagbabalik po ang isang buwan mahigit na nawawala, ang Laico Ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero po. Magandang umaga po sa mga mananampalataya, sa Christian, Katolikong Kristiyano. Ako po naman ay isang kandidatong Laico Ministro ng Muñoz Nueva Ecija. Walang iba po kundi si George Panya. Okay, so papansin po ninyo siguro yung nawala po yung tatlong Bisaya natin na mga kasama, dalawang linggo nating nakasama, si Brother Jesse, Brother Bon, at si Brother Nino. Natapos na po yung kanilang isang buwan na pagmimisyon dito sa ating diocese, particular nga po sa Muñoz. At ngayon po ay nagbabakasyon sila sa kanilang mga tahanan bago po sila magbalik ulit doon po sa seminaryo sa Mission Society of the Philippines, doon po seminaryo nila sa Tagaytay. At alam ko nakikinig sila ngayon, kaya hi po sa mga tatlong tumulong sa pagmimisyon dito po sa aming diocese sa Muñoz, particular nga po sa Muñoz. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Brother Janjan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagpala, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kadakilaan. Nasa umaga naman po ito ay nandito naman po kami sa isang programa po na kung saan ay tatalakayin po namin ang Ebanghelyo ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Nawa po Ama ay pagkalooban mo po kami na iyong banal na Espiritu Santo upang patuloy po naming masundan ang iyong kalooban, patuloy po naming makilala at patuloy po naming mapalapit ang aming mga damdamin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Nawa Ama, ang programang ito ay patuloy na makatulong sa mga tao upang natagapakinig nito upang lalo po nilang makilala, lalo po naming makilala ang inyong anak na si Jesus. Lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo, kasama ng Espiritu Santo na nag-ahari noon ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po ay isusunod natin ang pagbasa sa Ebanghelyo at babasahin po ito ni Brother George. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus.
may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari noon." "Anong mga bagay?" tanong niya, at sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay sa Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang nang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata at ang lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kalusulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila, "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga sila sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Tsaka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nagwika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindik sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nakakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu Kristo. So maraming salamat sa naging panalangin natin na pinamunuan nga po ni Brother Janjan. At ganoon din po, maraming salamat sa pagbasa ni Brother George sa ating Ebanghelyo. So maraming salamat sa inyong dalawa. Welcome. At ito nga po, muli po ay pinapaabot sa inyo na napakikinggan tayo sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjoseNE.com, www.rngonline.org at sa Facebook account na paborito po ng bayan
sa ating programa, www.facebook.com/manaligka. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat at napakinggan nga po natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito. So mga brothers, ang binasa natin ay sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 24 at chapter 24 verses 13 to 35. At makikita nga po natin yung kwento po ng ating Ebanghelyo ay merong dalawang alagad na naglalakad papunta nga po sa tinatawag na pauwi na sila sa kanilang barangay, yung isang village na tinatawag po na Emmaus. At ito nga po, galing sila sa Jerusalem, pinag-usapan nga po nila yung nangyari doon na kung saan nga po ay lungkot na lungkot sila dahil yung inaasahan nga nila na parang magiging hari o tagapagligtas, yung siya pa naman sana yung tutulong sa kanila, sabihin ganun, ay nasaksihan nila na ipinako sa krus. Kaya pauwi sila na parang talunan at hindi nga po nila namalayan na yung ating Panginoon ay nakilakbay sa kanila, nakasama nila sa paglalakad. At tinanong ng Panginoon kung ano yung kanilang pinag-usapan, ikwinento nga nila na yung nga yung nangyari kay Jesus. At sabi ng Panginoon sa kanila ay ang hangal ninyo at bakit di nyo maunawaan kung ano yung nasasaad sa mga kasulatan. At yun po, abang naglalakad sila, patuloy pa na yung Panginoon ay pagpapatuloy niya yung kanyang paglalakbay, pero pinigil siya na manatili nilang sa kanila. At ito, nakita nga po nila na yung ginawa ng Panginoon ay ginawa niya yung akto na ginawa niya sa huling apunan, yung pag-ati-ati ng tinapay, at naliwanagan sila ngayon. Sabi nila yung Panginoon, bigla namang nawala at sabi nila, kaya pala iba yung nararamdaman ko nung kasama natin siya. At ito nga po, sa tuwa nitong dalawang alagad na ito, pabalik ulit sa Jerusalem, takbo labang 1 kilometro at ikwinento nila yung pangyayari. Na nakita rin nila yung Panginoon, nakilala rin nila yung Panginoon sa pamamagitan ng paghati-hati ng tinapay. At ito po yung pagninilayan natin ngayon, kaya minamahal ng mga kapatid, huwag po kayong aalis, huwag po kayong lilipat ng istasyon. Ito pa rin po ang programang Manaligka. Manaligka. Sakaling at pangunawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas. At samahang lumikha ng pamalya ng payapa sa kalikasan kabuhayan, kakanyahan paniniwala. Shanawa, Shanawa, Shanawa.
Babalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang inyong igsoon, ang Laico Ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero po. At ang inyong pong kandidato para maging Laico Ministro, si George Panya po. So yan po, tatlong itlog. So binibiro po kami. Three musketeers. Ito nga po, maganda yung tandem namin ngayon, Trinity. Oo nga po. So, kanina po ay binabanggit natin yung pagbasa nga po sa ating Ebanghelyo na galing nga po kay San Lucas, chapter 24 verses 13 to 35. At ito nga yung karanasan ng mga alagad na galing sa Jerusalem na saksihan nga po nila yung pagkamatay ng ating Panginoon. At sila ngayon ay parang talunan, nalulungkot, na pauwi na, wala ng pag-asa. Uwi na lang tayo sa amin. Yung iniidolo nila, hinahangaan nila yung pagbigay sila ng, sa kanila ng inspirasyon, katuparan ng mga katuparan, pangalan. Yung nakikita nila na parang katuparan. Ngayon ay gumuho bigla dahil pinatay, na saksihan nila yung ganung pangyayari. Kaya nung pabalik nga po sila, ay naglalakad at pinagkukwentuhan pa rin kung anong nangyari, yung salungkot nila, mga ganyan. Biglang-bigla ngayon ay nakisama si Jesus sa kanilang paglalakbay. Pero hindi po nila nakilala yung ating Panginoon. Alam ba ninyo, napakagandang ihambing po ito sa buhay natin. Nang buhay natin ay isang paglalakbay. Naglalakbay po tayo hanggang matamo natin, Brother George, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito, alam na natin eh, yun yung end goal natin na tinitignan na napakaganda. Biro mo yung dapat hangarin natin. Kaya lang, yung nagiging problema sa paglalakbay natin dito, may mga pagkakataon o yung may mga tao talaga na hindi nila nakikilala ang Diyos. Hindi napapansin. Ayun. Kaya ngayon, napakagandang pagnilayan siguro natin para matulungan natin yung mga tao. Ano ba yung mga nakakahadlang sa paglalakbay natin na ito? Bakit may mga pagkakataon na hindi mo makikilala ang Diyos? O hindi mo mapapansin? No? Mai-isnab mo. Mai-isnab mo ang Diyos. Tulad po ng aking isa sa mga paniniwala ko po, yung pong lack of information. Ano yun, Brother George? Kinakailangan po natin magkameron pa ng dagdag na Laico Ministro upang sa ganun ay talaga tayo pong makapagbahay-bahay at talagang ipahayag po natin ang mga salita ng Diyos, yung mga magagandang aral, na kung sa ganun po ay talagang matuntunan nila ang tamang daan patungo sa ating Panginoong Hesukristo. So yung sinasabi mo, Brother George, ay kailangan tumulong tayo para ma-inform, ma-educate yung mga tao. Ganun o ma-evangelize. Apo. Kasi ang lumilitaw na problema, kuminsan nga, due to lack of information, yung ignorance of faith. Apo. Yung hindi nila alam na meron palang Jesus na napakahalaga. Apo. Hindi nila alam na kailangan pala nabigyang pagtuunan yung tinatawag na pananampalataya. Ganun na nga po. So, lack of information, mga ganun ano. Kaya kung minsan makikita mo, parang pwedeng mabuhay na walang Diyos sa buhay nila. Opo. So, at napakasakit po ng ganun pangyayari kapag tayo po ay namatay na, na hindi man lang natin nakilala si Jesucristo. Kumbaga sa kwan po talagang kinakailangan talaga po nating ma-evangelize ang mga taong hindi nakakakilala kay Jesucristo. So yun, so napaganda po yun. Kailangan na, kasi ang nakakahadlang pala sa mga tao para hindi makilala ang Diyos, kung minsan po ay kulang sa kaalaman talaga sa pananampalataya. Parang nangyayari nga po ay hindi priority yung tungkol sa Diyos, hindi priority yung tungkol sa kaluluwa, hindi priority yung tungkol sa pananampalataya. At kung minsan nga nakakalungkot
natututunan nila yung lahat ng bagay, di ba? Sa iPad, sa technology, sa karunungan, kaminsan nga, doctorate, mga ganon. Pero kulang nga yung kaalaman sa tungkol sa faith, tungkol sa... So ito po yung reminder po sa atin. So ikaw dyan kanina, meron kang binabanggit na naging po, Father, yung minsan po, o hindi minsan, kadalasan, or karamihan sa mga tao ngayong panahon na ito ay hindi na nila nakikilala si Jesus, or nakakalimutan na nila na may Panginoon, nakakalimutan nila yung kahalagahan ng pag-nourish ng spiritual na buhay dahil po sa tinatawag na attachment sa mga material things. Sa mga bagay dito sa mundo na inaakala ng marami na ito yung nagbibigay buhay sa kanila, ito yung nagpapadaloy ng kanilang buhay sa pang-araw-araw, ito yung pinakabuhay na nila, yung mga ganun na mga pangyayari, yung attachment sa mga hilig ng laman, ano yung nagpapasaya sa atin minsan, doon na tayo naka-focus. Marami nga pong balita na noong mga nakaraang Holy Week, may nagsiswimming. Di ba? Nagsiswimming ng mga Bernie Santo, nagsiswimming yung mga tao. Yung kinakalimutan nila yung kahalagahan ng buhay pananampalataya. So ito nga po, yung isang nakakalungkot na pangyayari ay nakakalimutan yung pang-spiritual dahil itong mundo nga po na ito ay ang daming mga ino-offer na mga material na bagay na o yung mga kasiyahan na kuminsan ay nakakahadlang nga ito para makita mo kung ano yung napakahalaga. At ito nangyayari sa buhay nga natin, kaya kung makikita mo ano yung mga kantsaw natin sa barangay, bakit hindi ka nakapagsimba? Sabihin nila kasi po ay gapasan ngayon. Ganun nga po. O, bakit di ka nagsimba? Kasi po magsasagibo kami. Alam mo yan, sagibo. Apo. Brother George. So, mga ganon. Magpapaani kami. At ito yung nararanasan natin ngayon na kuminsan sa kasipagan natin sa mga para sa mga material na bagay, para sa kayamanan na mga lumilipas, nakakalimutan natin yung higit na mahalaga. Kaya dito tayo nare-remind. Tanong ko lang po, Father. Ang kahirapan po ba ay maaring maging hadlang para malaman natin na talagang may Hesukristo? O may Diyos? May Diyos, oo. Maging hadlang po yung kahirapan sa pananampalataya natin sa Kanya? So actually, yung kahirapan, kuminsan ay nagiging dahilan nila. Pero yung nga eh, kung talagang well-informed ka na isang mahirap, lalo pa sana na magporsigi ka na lumapit sa Diyos. Kung may kinakailangan ka ng mga biyaya na galing sa Diyos. Kasi kuminsan, pwede mong maging dahilan yon para hindi ka lumapit sa Diyos. Dahil idadahilan mo, eh kasi po, kailangan kong gumapas para may makain. Kailangan kong magtrabaho para kumain, mga ganoon. Pero kung well-informed lang sila na itong mga bagay-bagay na ito ay galing sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos, ng langit. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Yung ibibigay sa inyo. Ewan ko kung meron talagang mga tao na pinababayaan ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos na pinababayaan ng Diyos. Meron kayong mga tao na gano'n na nagtitiwala sa Diyos na kasi yung mga sabi ng Panginoon nga kung yung mga ibon nga na walang ginagawa pinapakain. Walang ipinapakain pa ng Diyos, kayo pa kaya? Kaya napakaliliit ng pananalig niyo sa akin. Kung ang pundasyon mo talaga ay faith, hindi ka pababayaan ng Diyos. Totoo po yung parang. Kaya, dahil po sa aking karanasan ay talagang, kung talagang kayo po ay nananalig sa Diyos, hindi kayo patatalo sa anumang
mga pagsubok na yan na sinasabing pagsubok, kung sasabihin natin pagsubok, kung talagang malakas po ang paghawak ninyo sa pananampalataya, pananalig sa Diyos, hindi po ninyo basta-basta ibibigay na i-give up ang ating Panginoon. Alam mo, meron akong narinig na sharing mo, brother, yung nung nagdasal ka na humihingi ka ba ng trabaho sa Panginoon? Opo. Totoo po yan, Father. Maganda ikwento yun, Papa. tanda ko pa po, Father, yun na talagang 4 years po akong walang trabaho, na hindi ko po alam talaga kung... 4 years? Ganun katagal, ha? Opo. Hindi ko alam kung paano ko nabubuhay yung aking mga anak, at ako po ay nanghihinayang ng lubusan kung ako hindi makakatagpo ng trabaho para papag-aralin ko yung aking mga anak. Ang nangyari po noon, Father, nang habang ako'y nag-a-apply, sabi po ng kampo sa akin eh, pumunta po ako sa katedral, doon po sa Manila Katedral, na harapan lang ng aking pinag-a-apply ng trabaho. At doon po ako nagdasal ng talagang taimtim po sa Panginoon. Ang sabi ko po eh, bigyan niya ako ng trabaho at pakakamahalin ko to, dahil ayaw ko po namang mangyari sa akin mga anak ang nangyari sa akin, na hindi man lamang ako nakatungtong ni isang baitang na kolehiyo, at ako po yung nanghihinayang ng lubusan kung ang talino ng aking mga anak ay hindi nila pakikinabangan. Madalit sabi po, Father, after a month, tinawagan po ako ng agency, at talaga po naman ako'y lubos-lubos ang pasasalamat sa kanya nung matanggap ako. At ang nangyari po nga po naka 18 years ako sa barko, at napapag-aral ko lahat ang aking mga anak, at naandun na po at nakuha ko yung mga hinihiling ko sa kanya. Pero nung after that po parang nakalimot ako sa kanya. At ito na nga po, nagbabalik loob ako sa kanya. At bumabawi ka, no? Bumabawi po ako. Talagang napakalaki po ng aking pagkukulang sa ating Panginoon. Na talagang pinagsisihan ko po yung lahat ng aking ginawa sa kanya, na ako'y nanlamig. Nanlamig po ako sa kanya, sa simbahang Katolika. Pero ito na po ako, at ako'y talagang nagbabalik loob po talaga ako sa ating Panginoong Hesukristo. Na siya po nang talaga ang nagbigay sa atin ng buhay, at ang isa po ako sa mga magpapatotoo na talagang andyan lang po ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam mo, napaganda yung karanasan mo, Brother George, ha? Inuna mo ang Diyos. Kasi yung iba, kuminsan dahil natataranta sila, wala silang trabaho, natataranta sila, sabihin nila, hindi ko maasikaso muna na pumasok simbahan, hindi ko maasikaso na magsimba, kasi busy ako sa paghanap ng trabaho. Opa. Pero sa karanasan mo, inuna mo yung importante sa lahat. Kaya ito, nagbunga naman ng magandang pagpapala ng ating Panginoon, dahil alam niya kung ano yung gagawin niya sa mga tao talaga na nagtitiwala at humihingi ng tulong sa Kanya. At ito nga po yung ating buting Diyos, na sana nga po siya ang mauna palagi na lapitan natin. Siya mauna palagi na kilalanin natin. Siya ang mauna palagi na pahalagahan natin sa buhay na ito. Sa minamahal ng mga kapatid, medyo sinesenyasan po tayo, magbe-break muna. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy.
sa dilim, nangangamba ang damdamin. Nangangatog ang tuhod mo, panalangin ang panlaban mo. Balik po ang programang Manalig Ka, at ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Ang inyong igsuon, ang laiko ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero. At ang inyong Batanggenyon lingkod. Ah, Batanggenyo. Opo. Okay po. Si... Ilocano yan. Ay, Tagalog talaga, no? Opo. Ala eh, yung bang mga ganun, brother? Ganun po talaga. Si Brother George Panya ng Ibaan, Batangas. So, maraming salamat po at narandyan pa rin kayo na kaisa sa ating pagninilay ngayong linggo na ito. At yung nga po, yung motivation kanina ay... Paano po kaya natin palagi na magiging aware tayo o makilala yung kahalaga ng ating Panginoon sa ating buhay? Kasi nga po, naglalakbay tayo dito. Ang tawag po ay spiritual journey. Kaya hindi po pwede na political journey. Baka makilala lang ay puro politics. Hindi po economic journey. Nang makilala lang ay business o entertainment o telenovela, liga, ano yan? Ano yung mga palabas ngayon? Legal wife. Legal wife. So, yung ano yung pinakahuling, yung sa gabi, yun ba yun? Yung legal wife? Yung apo. Ayun, minsan nga po, baka naman sobrang telenovela, nakakalimutan na nating magdasal. At dito po, tayo nire-remind ng ating Panginoon. Opo. So, yun. At sana maging aware po tayo. At makikita nga po natin, nung itutuloy ko lang po yung kwento sa ating ebanghelyo, nung naglalakbay nga po yung Panginoon, medyo pinagsabihan sila na ang hahangal ninyo, nung kasama nilang naglalakbay, hindi nyo alam kung ano yung manasusulat sa kasulatan. At siguro napakagandang pagnilayan din natin, ano yung makakatulong kung papaano natin mararanasan o makikilala, mapapahalagahan yung ating Panginoon sa paglalakbay natin ito. At of course, nung bandang huli ng paglalakbay nila going to Emmaus, nagpakilala yung Panginoon sa kanila sa tinatawag na paghati-hati ng tinapay. At ito nga po yung kahalagan ng Holy Eucharist. At ito, invitation pa palagi sa atin to have the Holy Eucharist, especially yung Sunday celebration of the Holy
of the Holy Eucharist. At sana makita natin yung kahalagan nun sa ating buhay. At yung siguro, ano yung mga ginagawa, alimbawa yung personal siguro na sharing, brothers, kung ano yung posible nating gawin para talagang masigurado na nakikilala natin, nararamdaman natin, priority natin yung ating Panginoong Diyos sa ating buhay. So ano yung mga advice natin or mga sharing natin sa mga nakikinig? Sa mga nakikinig po, una po, palagian nung panahon ni Jesus Christ nga, ay meron siyang mga milagrong ginagawa. So ngayon po, hindi na natin personal na nakikita si Jesus Christ, although nasa ating puso siya palagi. Kung titignan natin yung mga milagro, tumingala lang tayo sa langit. Diba? Tignan natin yung araw. Yung araw kung doon po ako na-inspire, palaging sharing po ito ni Father Bong, na siya nakapag-inspire din sa akin na may Diyos talaga, na totoong may Diyos. Kasi yung araw, lumulutang na napakalaking dambuhalang apoy yan. Hindi napapalutang ng kung sinong tao lang yan. Itong mundo natin, lumulutang. So, yun yung katotohanan na hindi na natin na-appreciate. Nakalimutan na natin, nakalutang lang pala tayo. Nakalimutan na natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Sana po balikan natin yung mga basic na nakikita natin. Yung buhay natin, saan ba nang gagaling ito? So, yung mga basic na tanong, sino ba ako? Ano ba yung kahalagahan ng buhay ko? Ano ba yung gagawin ko dito sa mundong ibabaw na ito? So ngayon po, yung nawala po ako ng isang buwan mahigit dahil po sa nasama po ako sa tinatawag na popular mission. So ang ginagawa po namin sa popular mission ay yun pong pagbabahay-bahay. Yung ipapakilala po itong si Jesus sa mga hindi nakakilala at kinakatok po itong mga pintuan na nagsasara kay Jesus. Mga nakakalimot. Opo, yung pinapaalalahanan po yung mga nakakalimot at ginigising po yung mga nagtutulog-tulugan. So yun po, napaka-challenge po sa amin yon na baka hindi lang nagtutulog-tulugan, talagang tulog, ano brother? hindi lang nagtutulog-tulugan. Opo. So yun po yung answer dun sa isa sa kanina na ano, na kakulangan sa kaalaman ng patungkol sa pananampalataya at patungkol sa Diyos. So yun po yung isa po sa maibabahagi ko bilang naging isa ding kaisa sa mga misyonero na nagmisyon na napakahalaga talaga itong pagdalaw sa ating mga kapatid na nakakalimot na or mga kapatid natin na hindi pa talaga kilala si Kristo, na ipakilala itong Diyos na totoong may Diyos base nga po sa personal na experience ni Kuya sa akin po at siguro po sa ating lahat. So matutunan po sana natin yung tinatawag na personal relationship natin sa ating Panginoon, yung kahalagahan ng relasyon natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay ng mabuting pamumuhay, pagkikipagkapwa tao. So napakahalaga po yung tinatawag na damayang Kristiyano po ng programa ng ating diocese na isa po sa napakalaking tulong bilang pagpapalago po sa ating pananampalataya, serving God by serving others. So yun po, yung napasyalan din po namin yung tahanan ng Damayang Kristiyano sa Parang Mangga. Matatapos na po, napakaganda po, napakapalad po ng ating mga beneficiaries na is madadala po natin doon sa tahanan ng Damayang Kristiyano na may suportahan po natin. Siyempong tahanan ng Damayang Kristiyano ay sa pong bahayan po ninyon na unahin muna yung mga abandoned elderly, yung mga matatanda po na walang kumakalinga po sa kanila. At yun po yung kaya binabanggit po ito ni Brother Janjan kasi nga po pag nakagawian natin na tumulong sa mga nangangailangan, assurance po yon na napapalapit tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga po yun na gawin natin para mapalapit po tayo talaga sa ating Panginoon. So brother, meron kang ibinabahagi? Napakaganda naman po ng mga sinabi ni Brother Janjan. Pero dadagdagan po natin ng iba pong karanasan. At ito pong karanasan ito ay ibalik natin po nung kami po ay nag-Way of the Cross
10 kilometers sa walk yon na Good Friday, and yun po ay first time kong ginawa. Hindi ko po alam kung anong emotion yung aking naramdaman, at sa totoo lang po eh, yung aking asawa, hindi ko akalain na makakasundo ng paglalakad sa 10 kilometers. Samantalang hindi milagro ah. Oh, milagro po talaga na hindi ko akalain matatapos niya yun. Kaya yun ah. Eh, sabi niya eh, talagang kinakailangan gawin ko to. Pero ang himala po talaga po doon eh, yung habang naglalakad po kami, sinabi ko po sa mga tao na kung ano ang kanilang napagmasdan doon sa aming dinaanan. Napakaganda po ng tanawin. Nakatayo ang mga punong kahoy, nakatayo po yung mga bahay. Yung pong ating mga pananim, mga nakatayo pa rin at aanihin na po. Ang aking pong panungkol dito sa mga bagay na ito ay hindi po ba napakalaking milagro na para sa ating mga katimugang mamamayan dito po sa Luzon. Sa Luzon, no? Opo. Na hindi natin nararanasan yung mga naranasan ng ating mga minamahal nating kababayan sa Samar, sa Leyte, sa Bohol, at saka sa Mindanao, na kung saan po may gera, may lindol, at may mga bagyong napakalalakas. Ang para sa akin po ay hindi po ba talagang dapat natin pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsimba tuwing Linggo, dahil kung kayo po ang nakakaranas ng mga ganong kalaminad, baka kagalitan po ninyo ang ating Panginoon. Kung talagang hindi po natin matibay ang ating pananampalataya at paniniwala sa kanya, malamang na kayo po ay manlamig na rin, at talagang itakwil po natin ang ating Panginoon. kung sa atin nangyari yung mga bagay na yun, tulad ng pipila tayo ng para sa pagkain na hindi natin alam na kung may pagkain pa sa dulo, kung tayo namatayan ng ating mga anak at mga mahal sa buhay, siguro hindi po natin kakayanin yung mga bagay na yun. Pero ito po tayo mga taga Nueva Ecija, ay talagang nilansa po natin itong tahimik na pamumuhay dito, at ito ay napakalaking milagro sa ating buhay. Napakadakila po ng ating Panginoon. Yan po ang ating pagpasalamat sa araw-araw, hindi po ba? Yeah, at ito nga po yung kalagayan nga po sana natin na nakikita natin na pinagpala tayo, lalo na nga ngayon, ka George, na sabi nilang ganda to ng ani. Totoo po. Palay, oh, ikaw din yata eh, umani ka yata ng medyo po. 180 per hectare ka ba? So, ito po, sana makita natin yung mabiyaya na yan. At sana yan ang makapagtulak sa atin para talagang lumapit sa Diyos. Totoo po yan, Father. Itulak tayo, lalo na kapag araw ng Linggo, na bilang isang sambayanan ng Diyos, na binayaan niya ng masaganang ani, bilang isang bayan din sana talaga tayo na sumamba, kumilala at magpasalamat sa Kanya, lalo na sa banal na misa. At ito yung ino-offer sa atin ng ating Panginoon, dahil napakahalagang aspeto nito ng ating pagiging Catholic Christian, yung makilala natin si Jesus na pasalamatan sa pamamagitan ng banal na misa. At dito rin nakilala ng mga alagad yung ating Panginoon sa kanilang paglalakbay. Hindi siya nakilala, ang hangal ninyo, sabi nga ng ating Panginoon. Pero nung nandun siya at ipinakita niya ulit yung pagpipira-piraso ng tinawag, ay, yung Panginoon, na-recognize nilang ganoon. At ito rin, yung sana ay maabot ng ating kaisipan, maabot ng ating kalooban, ng ating pananampalataya, na kapag lumalapit tayo sa banal na Eucharistia, nandun yung Panginoon. At napakakalaga nga, alam mo, nung isang araw, nung nagho-homily ako tungkol sa Holy Eucharist, sabi ko,
sana makita talaga natin si Jesus sa banal na Eucharistia. At yung lalim na yun, sana talaga totoo na makita natin siya. Sa banal na Eucharistia, we discover Christ in the Holy Eucharist. At hindi lang yun, sana kapag makita mo si Kristo sa banal na Eucharistia na nandun talaga, madiscover natin na tayo pala yung magkakapatid. Pero mayroon na yung discovery na ganun. Pag ma-discover mo, siguro maiwasan na yung mga nagsisimangutan sa simbahan. Babayan. Nag-aawayan, nagchichismisan. Dayo-dayo ako bari-bari. So, yung mga ganun. And then, of course, sana sa paglapit natin sa banal na Eucharistia, ma-discover po natin na meron tayong misyon. At yun yung napakahalaga na hindi lang natatapos na nandun tayo sa banal na Eucharistia. Dahil ang pananampalataya na walang gawa ay patay din na. Huwag po nating sayangin ang ating mga oras dito sa mundong ibabaw. At talaga po nating ipamahagi ang mga magagandang aral ng ating Panginoon. Mm-hmm. Sige nga po, yung pagmimisyon na ganyan, para lalong makilala yung ating Panginoon. Kaya nga, tayo nag-house to house regular, no? Apo. Ka George, dyan, every Thursday or Friday, ginagawa talaga natin itong mga house to house na ito. Isa lang yung adhikain natin para makilala si Jesus. In Jesus' name. Na napakalaga yung gagawin natin ito sa ngalan ng ating Panginoon. Ay, ang bilis ng oras! Sinisinyasan na naman tayo at huwag muna po kayong alis dahil siguradong sigurado po magbabalik ang programang Manalig Ka. Go.
Programang Manalig Ka, ito pa rin po ang inyong kabsat maayong aga sa inyong tanan. Maayong buntag. Ay, buntag, buntag. Sige, brother. So, si Father Bong Romano pa rin po. Si Brother Janjan Romero po, ang laiko ministrong bisdak. At si Brother George po ng Ibaan, Batangas. Wow, talagang ala-e. Napaka-kuan ni Lord, napakabuti, no? Yung iba-ibang mga lugar pinapadala niya tayo, no? Mga makasama sa programang Manalig Ka. So, ngayon po ay darako tayo sa paglalagom tungkol sa ating mga pagninilay ngayong umaga na ito. So, napaka-simple po yung mga naging pagninilay natin, yung pinakita nga po natin, katulad nga po ng paglalakbay ng mga alagad. Ganun din po ang buhay natin ay isang paglalakbay na ang danger kung minsan ay baka hindi mo makilatis, hindi mo makilala na nandyan pala yung Panginoon. Dahil maraming sagabal, maraming yung mga problema mo, yung kalungkutan mo, sagabal yung mga attachment sa mga material na bagay. O yung napakalaking factor po yung tinatawag na lack of information o yung tinatawag na ignorance. Kasi po kapag yun na yung hindi mo alam, kulang ka sa kaalaman, ay napakahirap talaga na palilimin yung tinatawag na pananampalataya. At ganoon din po, sa pangalawang bahagi ay ano kaya yung mga pwede nating gawin para mapalalim yung at makita natin, mapahalagan palagi yung ating Panginoon. And of course, yung magtutulak po sa atin dyan, yung sana mahubog talaga tayo sa pananampalataya. At ganoon din, yung role nga po namin as pare, as lay ministers, para matulungan itong mga tao na makilala ang Diyos. So patuloy po kami na mag-evangelization, especially nga po yung mga bahay-bahay. At nabanggit nga po kanina ni Brother Janjan, yung ginawa nila na popular mission dito sa lungsod ng San Jose, sa mga malalayong mga barangay po, para maipaalam sa mga tao, maipakilala nga po si Jesus. And that should be our mission. Lalo na po kayo ng mga laiko, dahil taon po ngayon ng mga laiko na sana talaga ay gumising. Sabi nga ni Bishop Brother George, sleeping giant daw yung mga laiko. Kailangan bumangon, maipakilala yung ating Panginoong si Kristo. And of course, yung sana makilala natin palagi si Kristo sa banal na Eucharistia. At ito yung makatulong sana sa atin na kuminsa nga, sabi nga ni Brother Janjan, naghanap pa tayo ng mga milagro. So, nandyan na yung mga basic, yung mga nilikha ng Diyos. And of course, yung Eucharist, ino-offer palagi para makita natin yung milagro na nandun palagi yung ating Panginoong Diyos. At ito nga, makita natin yon na lugar o yung way para makapagpasalamat tayo sa Diyos, yung tinatawag na kaalagan ng banal na Eucharistia. And of course, durog tangong ko po, after that experience,
sa paghati-hati ng banal na Eucharistia, ah, nakita nila yung ating Panginoon, nandiyan, nandiyan si Jesus. At ang ginawa nila, nung naranasan nila yung ating Panginoon, ay nag-mission kaagad sila. Takbo sa Jerusalem at ikinuwento nila yung kanilang faith experience. Ah, nakilala namin yung Panginoon. Kita namin siya. Naranasan namin siya sa paghati-hati ng tinapay. So sana po dumating yung punto sa buhay natin na mag-mission din po tayo. Dumating sa punto sa buhay natin na ikinukwento na natin talaga si Jesus. Ipinapahayag, ipinapakilala yung ating Panginoon. Amen! Amen! So kayo po at ito ay darako po tayo sa panghuling bahagi. Yung paborito ni Janjan, yung pagbati. Brother George, pwede ka rin bumati mamaya. O, Janjan, so, sino yung babatiin mo yan? Maayong buntag sa tanan. No? Maayong buntag. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig sa ating programa, Manalig Ka. Especially po yung mga, binabati ko po yung mga taga Muñoz, San Sebastian Parish, yung mga kamanggagawa ko sa Muñoz, mga laiko ministro, mga barangay na sakupan ng Muñoz na linggo-linggo ay may pagdiriwang at aking nag-iisang asawa dyan sa Barangay Bicol at saka yung aking dalawang anak. So, saka sa mama ko rin po, nasa Misamis Occidental ngayon, ma, na na-stroke, ma, pagaling po kayo dyan. So, sa lahat po ng tagapakinig, mga tricycle driver, sa palengke ngayon, at sa mga gumagawa po dyan sa tahanan Damayang Kristiyano, pagbutihin niyo po. At malapit na ang launching ngayong May 13 na po. So magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Brother George. binabati ko po ng... Oh, magandang umaga po ulit sa inyong lahat, mga tagapakinig ng programang ito. Ang Manalig Ka. Manalig Ka. Ayan. Binabati ko po ang aking mga kapatid at mga kamag-anak sa bayan ng Ibaan, Batangas, at siguro po naman ay talagang magtataka na po kayo sa pagbabagong buhay ko. Milagro ito. Ito po ay isang napakalaking milagro sa aking buhay na kung saan ang halos lahat ng aking oras ay nakukuha sa pagtutongit. Pero ito po ako, nagbabago na po. Hey, Jesus. At ako po ay talagang lubusan nagsisisi doon sa mga ginawa kong mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. At binabati ko rin po ang aking may bahay, si Mercedita Panya, at ang aking mga anak na nasa abroad na po, si Jamis at saka si Joyce, at ang aking mahal na bunsong anak at na si Janos, at ang aking kaisa-isang apo na sa aking piling na si Janos, at ang kanyang inang si Blessa. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat, at mabuhay po tayong lahat sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen! Sa ako naman po ay, of course, belated na pagbati ng happy birthday sa pinakamamahal namin, si Majen Banja, na nag-birthday noong Friday, May 2. Happy birthday, Majen! Blowout! Happy na birthday pa! At ganoon din po yung Tri-Wheel. Ah, yung mga kapatid natin po na nandyan sa Tri-Wheel dyan, dito sa lungsod ng San Jose. Mga kapatid, mga kapsat, binabati po namin kayo. So, pinagdarasal din po namin kayo. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. And of course, pagbati rin po sa lahat ng mga taga San Jose na nagdiwang ng kanilang kapistahan noong May 1st, kapistahan po ng ating patron na si San Jose. So, at lahat po ng mga nakikinig dyan sa Muñoz, sa Gimba, sa San Jose City. So, thank you po sa palagi ninyong pagsuporta. And of course, panghuli po, muli, binabati po at pinapasalamatan sina Brother Ninyo, Brother Bon, at Brother Jesse na naging kamanggagawa, naging kamisyonero po namin dito sa aming diocese, particular nga po sa Science City of Muñoz.
So okay, maraming salamat po sa ating lahat at tatapusin po natin ito sa pamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Ama, na naging manggagawa mo po kami ulit sa linggo na ito upang patuloy na matulungan ang tao para makilala ka, makilalang yung anak. At tunay nga po sana sa paglalakbay namin ito, huwag po kaming hihiwalay sa iyo. Huwag po sana kaming hihiwalay sa iyong anak na maglalakbay kami na merong palaging pananalig at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo rin po kami, Ama, na palagian makilala namin ang iyong anak sa banal na Eukaristiya. Nawa, mapahalagan namin ito sa aming buhay. Dinadalangin po namin, Ama, na sana po ay lahat ng mga Katoliko ay matutong sumamba sa iyo ngayong linggo na ito. At ganoon din ang mga ibang nananalig na maipakita nilang pagsiyamba sa iyo ngayong araw ng linggo na ito. Huwag mo po kaming pababayan. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. So, magpapaalam na po tayo ngayon sa ating programa. So, magpapaalam na po ang kami sa ating programa Manalig Ka. Ito pong muli ang Laiko Ministrong Bisaya, ang nagsasabing maayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa lahat. Paalam! Brother! At ito po naman si Brother George ng Ibaan, Batangas at nagpapaalam at sana po makadaupang palad natin kayo sa susunod na programa na Manalig Ka. Magandang umaga po muli. At ito naman po ang inyong kabisat, si Father Bong Romano Josti Agnina, kada kayo ang amin apo. Sa bawat inai, magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, patuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan. Siya ay buhay, manalig ka.